So what's up guys, Bayan Vlog here na naman po. At today's video is magdi-detail tayo ng R3 version 3 na Yamaha R3. Dito tayo sa shop ko, maliit lang pero malulupit ang mga services natin dito. Okay, yung mga out of this world na mga services, charot, hindi naman ganun. So guys, kung hindi pa kayo nakafollow sa aking page, Rain26 Helmet and Motor Parts, yan yung aking Facebook page. And then ito naman ang aking YouTube channel, Bayan Vlog. Okay, so kita kits, let's go. So deep cleaning ang gagawin natin dito guys, at papalitan ng clutch cable kasi sobrang tigas na rin. Bale, ang motor na to nasa 3 years na. Kaya feeling ng may-ari, sobrang dumi na rin siguro nito. Pero feeling ko, madumi na rin talaga to. So R3 to guys. Yan, bale, pangatlong R3 na to na gagawin ko ngayong taon. Yan. Bale, binaklas ko na rin yung mga tornillo nito guys, para mabilis natin na gawin. Kasi para mabilis na lang pagbaklas, yung una natin gagawin is binaklas lahat ng tornilyo, and then papakita ko sa inyo kung paano baklasin. Okay, so ayan, tanggal ko na yung mga tornilyo yan, ha. Kita nyo yan, intro pa lang kakabahan ka na. Guys, no, nabaklas na natin lahat ng kaha. So ayan po yung itsura ng motor, grabe. Yan, sobrang dumi kasi dito naabot ng car wash. Ito sobrang dumi din. Ayan, hindi naabot ng car wash kasi sobrang dumi yan. Ang gagawin natin dito is i-detail natin siya. And then talagang ano yan, yung wire isa-isahing pupunasan, and then lalagyan ng pampaking tab. Kasi ito yung ECU niya, dapat hindi ito nababasa. Kasi ang gagawin dito is isisprayan natin yan ng disgreaser and then pressurized na water. So para matanggal lahat ng ito. Malambot lang naman to, pero syempre pag tumagal yan, pwede yung maging lupa and then hindi na matatanggal, kumbaga magmamansya na sa pinaka ano, plastic, and dito sa chassis. Yan, pag hindi yan naagapan guys, pag hindi yan na detail agad, wala, magmamansya sa ating kaha. Okay, so yan, oh, yan pag to tumigas. So nasa 3 years na dito itong motor, hindi kasi ito nalilinisan dito. Ayan, oh. Ayan, natanggal dito guys, oh. Hindi natatanggal basta-basta ng punas-punas lang. Ayan. So, pag after ng detail natin dito, papakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa pagpapa tintab nito, pag balik sa dating itsura. Ayan. So, ito yung pinakasad dito sa mga big bike na motor. Ito guys yung tangke. Yan, kinakalawang. Yan. Kaya maganda talaga na magpa-detail kayo para na-monitor nito. Ayun oh, guys oh.
Nakita niyo yan? Kalawang na yan. Hindi na yan kaya sa ano. Punas-punas. Umaga, ano na to. Pipinturahan na pag ano. Eh mabuti. Nabuksan. Detail natin. Pwede pa to mahabol na. Lilihahin and then bubugahan lang natin ng spray paint. Yan. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-detail. And talagang babalik sa dati yan. So, let's go! Nga guys, no, nagbuga na tayo ng disgreaser natin. Yung ating disgreaser na ginagamit dito para mabilis matanggal yung mga lupa, yung mga oil na mga nagdikit-dikit. Ay yung ginamit natin is yung diesel or crudo. So, binugahan natin yan lahat. Ayan, kikita nyo naman, umitim na siya. So, next na natin gagawin dyan is titirahin na natin ng pressure washer. So, ayan, itong ECU na, hindi natin binugahan ng diesel. Kasi, dito kasi pag pinasok yan ng diesel, maselan. Baka madali yung buong motor. So, gagamitan natin yan ng plastic. Babalutin to ng plastic dito. And then, tsaka tayo mag-apply ng pressurized na water. And so, ito yung ECU guys. Babalutin natin hanggang dito, ng plastic, para hindi siya mabasa. And after naman yan, pag buga natin ng tubig, pwede naman natin itong punas-punasan na lang. So, ayan lang yung pag process ng detailing natin. Para lang matanggal yung mga dumi, lumambot yung mga lupa-lupa na hindi naabot ng car wash. So, ayan na guys. Okay. Binalot na natin siya ng plastic and then mag-apply na tayo ng tubig. Pressure water. So, papakita ko rin sa inyo kung paano ito bugahan. And then, after ng pagbuga ng tubig, malinis na yan, papatuyuin, titirahin ng vacuum. Yan. So yun, binugan na natin ng tubig. Ayan, sobrang linis na yan guys. Basa lang. So medyo patuyo natin konti. And then bubugahan natin ng malakas na pressure ng hangin. Gamit tayo ng compressor. To pressure lang yung tubig. Ayan. Ayan sa matuyo. So yun lang, papakita ko sa inyo kung matuyo na mamaya. And then lagyan na natin siya lang pumakintab and then punasan natin para detalyado na siya. Let's go! And so, napatuyo na natin siya. So, ito yung gagamitin natin. Shoutout sa Magic Gatas. Ito available to sa aking shop. So, kung gusto nyo bumili, nagkakahalaga lang ito ng 150 pesos. May kasama na rin po siyang pamunas. So, ito yung gagamitin natin dito para kumintab. So, isispray lang natin sa buong paligid. Ayan. And then, patuyuin natin ng mga 5 minutes bago natin punasan. So, dapat makasipsip muna yung pinaka-chemical sa mga plastic para mas sulit yung ano niya, yung pagka-penetrate niya. And then, maganda yung pagkakitab. So, ayan. Antayin natin mga 5 minutes and then punasan natin. And then, after nyan, matatapos na yung ating detailing. Yan guys, so done na natin siyang detail. Napunasan na yan, balik talaga sa dating linis. So babalik na natin yung kaha. And then montage natin ang Yamaha R3.